everyone. This is Betty again of Becoming Canadian. Nandito na naman ako para sa isang useful video para sa mga naghahanap ng job opportunities dito sa Canada at about Canada immigration. Yes, you have already tried. Ang video na to ay para sa mga naghahanap ng caregivers and nanny jobs dito sa Canada. One of the pathways of immigrating to Canada is the caregiver pathway. Bigyan ko lang kayo muna ng history ng caregiver pathway dito sa Canada. Noon, ang caregiver, napakadaling pumasok ng caregiver dito sa Canada dahil na naging issue ng foreign workers noong 2014, binago nila, parang nirevamp nila yung program ng caregiver. Before, under caregiver program, there are three categories. Number one is caring for children program. Number two is caring for people with high medical needs program. So pwede silang mag-hire ng caregiver outside Canada to take care of the people who needs caregiving. And the number three, which is the live-in caregiver program, wherein you will be hired as live-in, so nakatira ka sa bahay ng employer mo. So the caring for children program, nag-close na to last 2019, June 18, 2019. Ganun din yung caring for people with high medical needs program, kinlose na rin nila yon noong June 2019. Ang living care program, which is not yet closed, pero hindi na sila tumatanggap ng bagong applicant na galing sa labas ng Canada. So lahat na lang yung nasa loob ng Canada. So the live-in caregiver program is closed for new applicants. So sinasabi nyo, eh, ayun naman pala eh, ina-close na eh. Eh, ano pa tong, what's the use of this vlog? Diba? Eto guys, ang ipinalit nila sa pilot na to, which is na-close na, ay mas maganda. So meron silang pinalit na dalawang program dito sa caregiver program. Ang tinatawag na Home Child Care Provider Pilot at ang Home Support Worker Pilot. So, ang home child care, obviously, that's for the nannies and the child care giver. Doon nag-a-apply. At meron ding itong home support worker, which is ipinalit doon sa live-in caregiver program. So, ang ginawa ng immigration, naglagay sila ng quota each year. So, ano bang requirements ng dalawang program na to sa Home Child Care Provider Pilot at ang Home Support Worker Pilot? So, ang kailangan nyo lang, meron kayong valid and genuine job offer. Ay nako, narinig nyo na naman yung job offer. Isipin nyo, yun ang problema, ang mahirap humanap ng job offer. Pero guys, just stay in this video at ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakahanap ng job offer sa program na to. Remember, 5 years na magra-run to hanggang 2026 yata. Yeah, 2026 ang pilot program na to. At kailangan ma-meet nyo yung eligibility requirements. So, through this pilot, you will be given an open work permit para maka-work kayo temporarily dito sa Canada. But take note, this work permit is occupation restricted. What does it mean? Okay lang na magtrabaho ka sa ibang employer, parang open work permit, hindi siya employer specific. Pwede kang magtrabaho kahit sa ang employer, pero kailangan yung occupation mo, it's the same. So, kung nani ka sa isang employer, nani ka rin doon sa isa mo pang employer, kung may apat na jobs ka, dapat nani or caregiving ang trabaho mo sa iba-ibang employer mo. So, yun ang tinatawag na occupation restricted work permit. And this program does not need an LMIA kasi job offer na nga. So, lets you get the experience you need
para maging eligible ka for permanent residence. So, under sa dalawang pilot na to, bago ka maging permanent residence, kailangan meron kang 24 months na Canadian experience, which is makukuha mo dahil bibigyan kanila ng work permit for 2 years. So, makukuha mo yung experience na yun dahil nandito ka na at nagtatrabaho ka as nanny or caregiver. So, ito pa pala ang kagandahan sa pilots na to. Kahit naka-temporary work lang kayo, pwede nyong isama sa application nyo yung family members nyo, yung spouses nyo at yung mga anak nyo kasama na sa application nyo. So, tingnan natin ano ba ang mga eligibility requirements. Mabuti pa, pumunta tayo sa website ng immigration para mas malinawan kayo. Scroll down, makikita nyo dyan, punta kayo dito sa immigrate. Pagpunta nyo sa immigrate, punta kayo sa caregivers. Under sa caregivers, makikita nyo yung home child care provider pilot and home support worker pilot. I-click nyo yan. Ayan. At dito sa dalawang pilot program na to, may chance kayong mag-apply as permanent residents. Ma-meet nyo lang yung eligibility requirements at makakuha kayo ng job offer to work in one of these locations. Ayan. Through this pilot, you'll get an open work permit to come to Canada and work temporarily. So, katulad na sabi ko, occupation restricted siya. So, you had to work in one specific job or occupation, doesn't need a labor market impact assessment, and lets you get the work experience you need para mag-eligible kayo for permanent residence. So, if you recently work as home child care provider or support worker here in Canada, it will count towards your eligibility for permanent residence. So, ito ang eligibility. You may be eligible to apply for the home child care and home support worker kung meron kang genuine and valid job offer. Ano ba ibig sabihin ng genuine? Ibig sabihin hindi fake. Totoong may nag-offer sa iyo ng job at binigyan kanila ng job offer at kailangan yung job offer na yon ay nasa form na offer of employment. Meron silang specific form na dapat doon nakalagay yung offer of employment na makukuha nyo. Number 2, are able to do the job. Ano ba ibig sabihin ng are able to do the job? Ibig sabihin, gagamitin ng immigration yung mga past experience nyo, whether you are outside or inside Canada. In your case, outside Canada, kung nag-Hong Kong kayo, nag-caregiver kayo doon, sa Taiwan o sa UK, i-assess nila yung past experience nyo, titingnan nila kung talagang kaya nyong gawin yung trabaho na yun. Meet the education requirement. Ano ba education requirement ng caregiver at nanny dito sa Canada? Click nyo yan. Ang sabi, kailangan meron kang at least 1 year post-secondary education in Canada. If you don't have a Canadian education credential, kailangan mong kumuha ng education assessment, which is the ECAS. Pwede nyo yung kunin sa West para i-assess yung education nyo. Na kailangan equivalent dun sa 1 year post-secondary education sa Canada. So, ang 1 year post-secondary education in Canada, kung i-compare sa education natin sa Philippines, it might be college level, at least college level, depending on your course. So, pwede kang first year college or second year college, much better kung graduate ka. Pero, yan ang ibig sabihin na hindi naman nilang hinihingi na college graduate ka, but at least ka-level ng 1 year post-secondary education dito sa Canada. Kaya kailangan nyo ng education assessment. Ang isa pang requirement ay ang language level. So, anong language level ang kailangan ng caregiver? So, kailangan ng CLB5. Kailangan in 4 language skills, nakakuha kayo ng Canadian language benchmark of 5. And the next eligibility
is you should be admissible to Canada, wala kang record, at free ka na mag-enter sa Canada. And the last but not the least is the plan to live outside the province of Quebec. Kung makakakuha ka ng job offer sa Quebec, hindi ka eligible para mag-apply dito. So ito para lang sa ibang provinces except Quebec. So kailangan lang meron kang educational assessment, meron kang IELTS number 5, meron kang mga experience sa past experiences mo, sa past employers mo, admissible ka sa Canada at kaya mong gawin yung trabaho, at meron kang genuine and valid job offer from a Canadian employer. Pag-usapan natin yan maya-maya. So ang Canada Immigration nagtakda lang ng mga ilang applicants na tatanggapin nila for the 5 years na magraran ang pilot. So for the year 2021, nagbigay lang sila ng quota or cap na 5,500 applicants. Yun lang ang tatanggapin nila. Hinati nila to sa dalawang pilot, which is for child care for nannies and the support home support worker, which is for the caregiver. So 5,500 applicants divided by 2 for the 2 programs. So nag-a-accept lang sila ng 2,750 applicants for the year 2021. Ano na ba ang status ng application? Na-reach na ba nila ang quota? Pwede ka pa bang mag-submit ng application? O maghahantay ka next year? So, ang home child care provider pilot, ayan, ang sabi dito, we have received at least 2,750 applications under the home child care provider. This means the pilot is closed to new applications for 2021. We will return any other applications we receive and refund the fees. But don't worry guys, huwag kayong malungkot. Sabi dito, the pilot will reopen to new applications on January 1, 2022. So ibig sabihin guys, meron pa kayong September ngayon, October, November, December, para ihanda yung application nyo at para makapaghanap kayo ng job offer. Yung 3 months, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakahanap ng job offer sa 3 months na yun. Kailangan nyo lang tiyagain ang paghahanap kung talagang gusto nyo makarating sa Canada, lalo na kung linya nyo talaga itong job occupations na to. So, January 1st, mag-start naman sila mag-accept ng application. Pero right now, hindi pa nila nasasabi kung ilang application ang tatanggapin nila para sa 2022. Kaya huwag kayong malungkot. Sa home support worker pilot naman, as caregiver, sabi dito, we're not close to reaching the cap for the home support worker pilot. You can still apply under this pilot. We'll update this page if when we close the pilot to new applications for 2021. So sa mga gustong mag-apply ng caregiver through home support worker pilot, open pa siya. Hindi pa nila nare-reach yung quota na 2,750 applicants until end of this year. Kaya may pag-asa pa kayo. So guys, alam ko na sasabihin nyo, ang hirap maghanap ng job offer, wala kayong job offer, paano kayo makakapag-apply? Alam nyo, kung porsigido lang kayo, makakahanap kayo. Tuturuan ko kayo, may dalawa akong website na ibibigay sa inyo. Doon, makakakuha kayo ng job offer, makakausap nyo o mai-email nyo, makakachat nyo ang mismong employer. All you have to do is introduce nyo yung sarili nyo. Actually, mag-create kayo ng profile sa website na to. Tapos, pwede nyong i-message yung employer. Pwede nyong sabihin ng condition nyo kung willing silang i-hire kayo as temporary foreign workers na mag-i-stay kayo sa kanila permanently. Alam nyo guys, ang caregiver at nanny dito sa Canada, isa yan sa in-demand occupation here sa Canada. Kasi mostly, mga couples dito,
Pareho sila nagtatrabaho, walang nagbabantay sa mga anak nila. Hindi katulad sa atin na pag nagtatrabaho yung isa, nasa bahay lang yung isa. Dito hindi. Talagang nag-work pareho ang couple, tapos nag-hire sila ng caregiver or nanny na umaasikaso sa anak nila. Kaya guys, in-demand jobs ito at marami talaga naghahanap dito. At doon naman sa mga caregiver, para sa mga matatanda, marami rin dahil yung family, minsan yung iba yung family, hindi nila nilalagay sa mga home for the aged or residences para sa mga matatanda, yung magulang nila. Kaya nag-hire sila talaga ng mga caregiver at doon sa mga persons with disabilities, nag-hire talaga sila dito. Kaya ito ang talagang one of the in-demand occupations here in Canada. So, ibibigay ko sa inyo yung website, magkikreate kayo ng profile doon, pili kayo ng employer, pwede nyong email ang employer o i-message nyo. Ang tinutukoy kong website ay ang number one ay ang Canadian Nanny. Ayan, type nyo lang Canadian Nanny, click nyo. Ayan. Actually, ako, para lang sa vlog na to, tinry ko, nag-create ako ng profile at talagang nakita ko ang daming employers na naghahanap. At meron din akong alam na mga nakakuha ng job offer dito lang sa Canadian Nanny. So, ayun, makikita nyo, are you a nanny? Find a job. Pag kinlik nyo yan, may mga questions dyan kung what are you looking for. I'm looking for nannies. I'm looking for nanny jobs. Tapos, i-click nyo lang yan. Tapos, next. So, how can families contact you? Bibigay nyo lang yung email address nyo or phone number. Siyempre, malalaman naman nila kung overseas yun. Meron talagang kumukuha. Alam nyo guys, yung mga Canadian, mas favored nila yung mga Filipino na nanny at saka caregiver. Kasi may nakausap akong Canadian, ang sabi nila, magiliw daw yung mga Filipino sa pag-aalaga. Parang tinuturing daw na family yung inaalaga nila. Kaya gustong-gusto nila yung services ng mga Filipino. Pero nung nag-create nga ako ng profile, nakita ko ang dami nangangailangan ng nannies. Although, hindi ko naman linya ang being caregiver or nanny. Itinry ko lang ito para sa vlog na to. Ang isa pang website na ibibigay ko sa inyo ay ang Nanny Services. Yan, type nyo lang, Nanny Services. Kung makikita nyo, ayan, mag-create lang kayo ng profile. Yan, nakalagay, job seeker, join now. Pero nag-create lang ako doon sa Canadian Nanny. Tinry ko lang. Tapos, I'm looking for a position in, number one, childcare, nanny, babysitter, mother's helper, tapos merong caregiver, companion, kasi iba dito kailangan lang ng companion. Yun sa mga tanda ba? Halimbawa, gusto nilang mamasyal, ganun. Kung foster parent kayo ng bata, hindi kayo eligible mag-apply. At saka, ang housekeeper position, hindi siya eligible dito sa pilot na to. Kailangan talaga caregiving at saka yung pagiging nanny, babysitting. So, ayun guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Itong sa mga naghahanap ng caregiving, maraming So, guys, sa mga naghahanap ng caregiving job, nanny jobs, babysitting, full-time position, ito ang right opportunity para sa inyo. Meron pa kayong 3 months para maghanap ng job offer at makapag-submit kayo ng application in time for January 1, 2022 para sa bagong home child care pilot ng Canada Immigration. Ang kagandahan nito, sinabi ko sa inyo, mabibigyan na kagad kayo ng work permit. At the same time, nakukuha nyo yung 24 months na experience na kakailanganin nyo para sa
permanent residence. Kasi ngayon, pwede ka lang maging permanent residence dito sa Canada kung caregiver ka at nanny ka kapag meron kang 24 months na Canadian experience. So while working temporarily as caregiver or nanny, naiipon mo na yung 24 months mong experience at magiging eligible ka na sa permanent residence application. At ganun din sa home support worker. Ang home support worker naman, hanggang ngayon, di pa rin sila nakakakumpleto. Naghahanap pa rin sila. Kailangan nila 2,750 applications. Hindi pa rin nila nakukumplete. Kaya meron pa rin kayong chance. Okay? At sa mga nanny, masyadong in demand, napuno na agad yung 2,750 last May pa lang. Limang buwan pa lang, na-reach na nila yung 2,750 applicants. Kaya guys, puntahan nyo na yung dalawang website, Canadian Nanny at Nanny Services. Maghanap na kayo doon ng employer. Okay guys, by the way, salamat nga pala doon sa mga nag-subscribe. Para doon sa hindi pa nakaka-subscribe dito sa bago kong channel, please pa-subscribe na at pa-support ang channel ko. Pa-hit ng subscribe button and click the notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga video ko. At doon sa mga supporters ko sa JNB Vlog, I hope na supportahan nyo rin itong bagong channel ko para makapagpatuloy ako makapagbigay sa inyo ng mga useful videos na makakatulong sa pagpunta nyo dito sa Canada. Thanks for watching and see you on my next vlog. Stay safe.